Hi, hello, good morning. Good morning mga kapatid, kabag-anak at kaibigan. Friday na naman. Muli tayo magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Dito sa umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Makinig, manood, at subaybayan ang umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Sa inyo ang pagpapala ng Diyos at lalalim ang pananampalataya at kaalaman sa salita ng Diyos. Tayo'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sa aming buhay at kalakasan, O Lord. Basbasan mo ang iyong abang lingkod, O God, sa umagang ito. Basbasan mo ang iyong mga salita, O Lord. Buksan ang puso at isipan ng mga taga-subaybay ng mga nanonood, nakikinig sa iyong ministeryo sa umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Nawa ay palawigin ang aming buhay at gawin kaming ilaw at asin sa sanlibutan ito. In Jesus' name we pray. Amen. So yun, bago po tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang awit ng Knox Virtual Choir. Lord, how
So, yan. Maraming salamat po sa Knox Virtual Choir sa inyong napagandang awitin, ano po, tunay na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. By the way, my friends, brothers and sisters, ang ating title ngayon ay Paghangad na Sundin ang Kautusan ni Yahweh. Mula sa aklat ng Psalms 119 verses 129 to 136. Ganito po ang sinasabi. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Lahat ng aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay ng dunong ito sa wala pang karanasan. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yung aking minimithing kautusan. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingapin, at sa mga taong tapat, itulad mo ang pagtingin. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong hahayaang mahulog sa gawang mali at ugaling mahahalay. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo, ang utos mo ang susundin. Sa buhay ko'y tumatanglaw ka at ako ay pagpalain, at iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Parang agos ng batis dumadaloy ng aking luha, dahilan sa mga taong sa utos mo'y sumisira. Parang tula, no, mga kapatid? Tula po talaga yan dahil Psalms yan, eh, awit. So, very poetic, ano po. So, the theological theme is the Word of God. Pay attention to the synonyms of Scripture. Yan. Your decrees, your words, your commandments, your promise, your precepts, your statutes, and your law. Yan. Purihin po ang Diyos. So, mga kapatid, ang Salmo ay isang makatang panulat. Ako man ay isang makata rin. Noong elementary ako, palagi akong pinatutula ng aking teacher. Noong college ako, nanalo ako ng first place sa competition. Sa seminary naman, ako ay nag-second sa competition din. So, brothers and sisters, the poetic theme is the body pay attention to the embodied poetry. My soul, literally, my throat, open mouth, my steps, your face, my eyes, and at the heart of it all is living relationship between the Lord and the human being. Turn to me, be gracious to me, as your custom toward those who love your name. Verse 132. A. Your word is adorable. B. Your law is beautiful. Una, ilang komento tungkol sa awit 119 sa kabuhan. Gaya ng nabanggit sa itaas, ang awit ng karunungan na ito ay ang pinakamahabang awit. Ito ay isang alpabeto, acrostic psalm. Ang 176 na bersikulong ito ay nahati sa 22 stansa. Ang bawat stansa ay tiyak na 8 verses ang haba. Katulad ng lumang kanta, A, You're Adorable. The alphabet song, bawat verses sa bawat binibigay na stansa ay nagsisimula ang angkop na titik mula sa alpabetong Hebreo. Stanza 1, verses 1 to 8. Bawat talata ay nagsisimula sa ang Hebreo letter na Aleph.
sa stanza 2, verses 9 to 16, every verse ay nagsisimula sa Hebrew letter Bet. So brothers and sisters in Christ, the section assigned to this UKG Friday is the P stanza. Each verse begins with the different P word: wonderful, pilaot, unfolding, petach, my mouth, pai, turn, piamay, my steps, piami, redeem, pidini, your face, panayka, and streams, paljay. As a whole, the theological theme of the psalm is the word of God. Over and over, the psalm employs 8 different synonyms for God's instruction. Hebrew, Torah, law, commandments, statutes, ordinances, decrees, words, precepts, and promises. Lahat ng 8 pangyayari sa istansang ito ang mga paghihigpit na pinipilit ng makata sa acrostic structure ay malamang na nagpapaliwanag kung bakit kung minsan ang salmo ay paulit-ulit at medyo awkwardly sa pagitan ng mga kasabihan ng karunungan. Ang inyong mga utos ay kahanga-hanga, versikulo 129. Ang mga petisyon na humingi ng tulong, ako'y inyong kahabagan, ngayon ako'y lingapin, at sa mga taong tapat, itulad mo ang pagtingin. Talatang 132. Ang tula ay hindi talaga isang magkakasunod na linear na argumento o argument. Salip ito'y isang pabilog, paulit-ulit, pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. At isang panalangin para sa patnubay ng Diyos. The body of the P stanza. As noted above, the P stanza of the poem has theological theme, God's Word, and a poetic theme, the human body. The stanza can be described as having following structure. Verses 129 to 130, wisdom, like statement about God's word, your decrees are wonderful. Verses 32 to 35, petitions, turn to me, keep my steps steady, redeem from oppression. Verses 136, wisdom, like statement, my eyes cry because your law is not kept. Ang kalakasan ng mga versikulo ng 129 to 131 ay ang salita ng Diyos ay isang paraan ng biyaya sa pamamagitan ng salita na parehong batas at ebanghelyo. Nakasalubong ng Panginoon ng Israel ang bayan ng Diyos. Ang salitang kahanga-hanga, ang salitang Hebreo na ito ay pilaot at kadalasang ginagamit sa mga salmo upang ilarawan ang makapangyarihang mga pagkilos ng Diyos sa ngalan ng kapwa-tao sa kabuhan sa chapter 7 verse 10 and 14, then 105 verse 2 at iba pa. At gayon din ng pagtutubos ng Diyos para sa ngalan ng individual na mga tao. Dito sa awit 119, ang katangiang ito ay ikinakapit sa salita ng Diyos.
Sa madaling salita, kung paanong ang makapangyarihang mga gawa ng pagliligtas ng Diyos ay maaaring maging paraan upang kung saan ang Diyos ay nagpapakita ng biyaya ng mga taong nagdurusa. Gayon din, ang salita mismo ang siyang paraan na namamagitan sa mga kababalaghan ng Diyos sa kanyang mga tao. Pagkatapos ay inihambing ng mga salmo ang salita ng Diyos sa liwanag na nagbibigay ng patnubay. Ang larawan dito ay isa kung saan ay bumabalunbun, nakabukas ang liwanag at nagniningning pataas at palabas. Ang mga versikulo ng 132 to 135, itinayo ang mga pangako ng mga versikulo 129 to 131 sa pamamagitan ng mga mahalagang paghiling na gawain, na gawin ng Panginoon na totoo para sa salmista. Ang ipinangako sa salita. So ang pareralang isinaling maging mapagbiyaya sa akin gaya ng iyong kaugalian ng NRSB. Mas malayang nangangahulugang maging mapagbiyaya sa akin gaya ng ipinangako mo sa iyong salita. Ang iyong kaugalian, ang iyong paghatol sa Hebreo. Ang salmista ay nananalangin para sa isang relasyon. Lumingon sa akin, maawa ka sa akin. Patnubay, panatilihin ang aking mga hakbang na matatag. Huwag hayaang magkaroon ng kapangyarihan ang kasamaan sa akin. So, iligtas, tubusin mo ako mula sa pang-aapi ng tao. At pagpapala, sumikat ang iyong mukha sa iyong lingkod. Turuan mo ako. Sa gitna ng mga petisyon na ito ay isang napaka makatotohanang theological anthropology. Alam ng salmista na hindi natin magagawa ang ating sariling lakas o pagsisikap. Naniniwala sa Diyos na mapanatili ang salita ng Diyos o matatalo ang kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, kung ipaubaya sa ating sariling kagustuhan, hindi natin mapapanatili ang isang relasyon sa Diyos. Hindi natin kayang panatilihin ang ating mga paa sa makipot na landas. Hindi natin matatalo ang kasalanan. Sa makatwid, kailangan natin ang patnubay, sangliwanag na sumisikat sa ating kadiliman. At kailangan natin ng pagliligtas. Mula sa ating sarili at mula sa iba pang kapangyarihan ng tao. At kailangan natin ng pagpapala. Sa madaling salita, kailangan natin ng guro. Walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, ang pangwakas na komento, sabing ganun ay, ang aking mga mata ay umaagos ng mga luha sapagkat ang iyong kautusan sa Hebreo, Torah, o mas mabuti, utos, ay hindi tinutupad. 136 po yun, verse. Malayo sa pagiging isang makasarili na pahayag ang pangwakas na talatang ito. Ito ay dapat maunawaan sa isang komunal at personal na paraan. Ang salmista ay lumuluha kapwa dahil ang kanyang sariling komunidad.
ay hindi tumutupad sa salita. Ngunit dahil alam din niya sa personal, siya ay nabigo sa pagsunod sa mga utos. Tingnan natin sa Awit 19, verse 12 to 13. So yung mga, yung salmista na yan, yung 119, parang tula. Ngunit yan, nandun na yung pagkakasunod-sunod na tinalakay ko kanina. Yan ay mga bagay na sinabi ng ating salmista. Nawa ay napalalim kayo sa pag-aaral natin ngayon sa umagang ito tungkol sa paghahangad na makasunod sa kautusan ni Yahweh o ng Diyos. Tayo'y sumandaling manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat sa mga nanonood, salamat sa buhay at kalakasan. Nawa ay napagpala kayo sa short devotion na ito kung papano ang salmistang si David ay marubdob na lumalapit sa Diyos, humingi ng pangunawa at awa upang masundan, masunod ang iyong mga utos o Panginoong Diyos. Kaya O Lord, pagpalain mong bawat nanonood, saan man sila, sa ibang bansa, sa US, Middle East, sa Africa at sa Europe, maging sa Asia, pagpalain mo silang lahat. Pagpalain mo ang iyong abang lingkod, ang aking mga kasama sa ministerial team, siyang gumaganap ng umagang kay ganda from Monday to Friday, O Lord Jesus, maging ang aming pamilya. To God be the glory, is our prayer, Jesus' name. Amen. Yan. Oh. Happy, happy birthday po to the following. Sa linggong ito, ang may mga kaarawan, Marilyn Castro, happy birthday. Jonathan Sichanko, happy birthday. Sarina Luis Aquino, happy birthday. Noel Bartolome Sr., happy birthday. Ivy Raniola, happy birthday. Mariel Sagario, yan, happy birthday. And Pastor Joey Camarillo Galinato, happy, happy birthday sa iyo. At sa inyong lahat, magpalain po kayo ng puong may kapal. To God be the glory. Yan mga kapatid, sumapit naman po tayo sa oras ng ating debosyon ng Friday. Pansamantala po tayong magpapaalam sa umagang kay ganda sa Friday edition na ito. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Sunny De La Peña, na nagsasabing higit sa lahat ang Diyos. Pansamantalang nagpapaalam at babalik tayong muli sa Friday. Ngunit ang aking mga kasama, from Monday to Thursday, ako ang Friday. Tayo po ay mag-subscribe and mag-like at pindutin din po natin ang bell button. To God be the glory po. Happy weekend. Amen.